So, bali ang nag-unfollow, kinadating Senador Kiko Pangilinan at Frankie ay si Casey. Hmm. Eto na, nag-uusap na po ulit ngayon sina Moira at Jason Marvin Hernandez. Diba, kahit gaano ka masiyahin ito si Vice Ganda at kahit gaano sa magbigay ng alur sa mga kanyang manunood, kung nakikita natin yung kanyang mukha eh, yung parang may lungkot na hindi yan ma-explain. Kumusta na po kayo mga minamahal namin kachika? Maraming salamat po. May bagyo man o wala, umulan man o umaraw, ano man pong uri ng panahon, magkakasama pa rin po tayong lahat sa ating programa. Tama, Romel? Tama, walang iwanan! Mm. Dito lang po tayo. Yes! At syempre, may bago ka ng titulo. Alam mo ba kung ano? The Song Murderer. Barikuto at Wendell Alvarez. Syempre, nandito lang po kami at magbigay sa inyo ng opinion at panoorin at pakinggan niyo po ang aming mga showbiz intriga sa loob ng Showbizlandia. Hindi talaga nawawala ang Showbizlandia. At syempre po, kami ginaganahan na magkwento habang nandiyan kayo na nakikinig. Magkakasama po tayo dito sa ating programa, inyo at amin. At ito po ang Showbiz Now! Now! Napapanahon po mga kachika, mga ka-SNNer, itong una naming paksa dito sa ating programa. Alam mo, Romel at saka Wendell, napakaliit na bagay yung unfollow, pero napakalawak ng sakop na issue. Oh, ay nako, sinabi mo pa. At sinabi na rin niya ni Casey na bakit ganun? Bakit napaksiting bagay lang? Ang laki-laki naman ng ano, epekto sa inyong lahat. Alam niyo po talaga, tita, sa showbiz, ano, sabi niya. Pero hindi, malalim. Malalim ang dahilan ng pag-unfollow. Ano? Ay, opo, nanay. Kasi kumbaga sa dating magka, dati kayo nagchichikahan, tapos hindi na kayo nag-uusap. May ibig sabihin yun. So, dating may komunikasyon, biglang naputol. Biglang naputol. So, bali ang nag-unfollow, kina dating Senador Kiko Pangilinan at Frankie ay si Casey. Mm-hmm. Siya naman ay pinafollow siya ni Miel. Pinafollow ba siya ni Miel? Hindi. Diba? Pinafollow niya si Miel. Pero si Miel hindi siya pinafollow. Oo. Ano sa palagay mo pinagugatan ito? Naku, ito na nga. Eh, siguro ito yung mga dati pang mga problemang hindi pa naayos. Mm-hmm. Siguro dati lang natatagpi-tagpian pa na kahit paano. Pero ngayon parang nakapag-isip-isip na o napagod na rin sa kakaunawa sa sitwasyon tung si Casey o kasi si Sharon, di ba? Mm. Alam niyo po, nagkaroon kami ng pagkakataon ni Romel Chica na makapanayan po si Casey Concepcion sa Christy for Minute. Sa umpisa po, ganun ang sinabi niya. Alam niyo po talaga, sa showbiz, ano, konting bagay lang lumalaki. Pero sa kalagitnaan po ng kanyang pagsagot sa aming tanong kung ano ba ang pinag-ugatan ng issue ng unfollow, nakita na po namin ni Romel yung paglamlam ng kanyang mga mata, ang paglabas ng kanyang emosyon. Alam po naming may malalim na dahilan. Hanggang sa bumigay na nga siya kung tutuusin, di ba? Ang una po niyang sinabi, ano ba ang masama kung minsan ay gustuhin naman natin na magkaroon ng peace of mind, di ba? Ano ba naman ang masama kung minsan ay bigyan natin ng prioridad ang ating sarili, lalo na ang ating mental health? Ayun. Doon ako talaga pumikap ng matinding reaksyon na meron. Oo, at saka doon mo masasalo yung kwento. Oo. Diba? Ikaw, pag sinabi mong gusto mo ng kapanatagan ng kalooban, anong ibig sabihin? Hindi yung alam mo, ang tingin ko lang kasi kaya nangyari ito yung palo. Parang siguro baka nakita ni Casey yung... Kasi iba yung pag-ibig. Yung ibig sabihin yung samahan. Mm. At talaga ang samahan dito sa iba. Kasi diba, sabi aminin natin na talagang ano siya, yung unang anak siya ni Sharon doon kay Gabby. Diba? Oh. Parang pagkasakit kasi pag nakita ko yung parang iba ang samahan nila, parang ang saya-saya nila doon. Doon niya nga sinabi yung ako ang panganay na anak, nag-iisang anak ng mga magulang ko, pero feeling ko ako yung homeless. Ayun. Diba? Kasi siya yung nasa gitna. Pupunta siya sa pamilyang bago ng kanyang ama at sa bagong pamilya ng kanyang ina. Mm. Siya yung nasa gitna. Mm-hmm. Tumutulay po siya sa alambre kung tutuusin. Yun ang ibig niyang sabihin. Mm-hmm. Hindi niya alam, saan ba ako talaga? Dito ba o dito? Eh, nag-iisa nga siya. Kaya niya sinabing, ako pa naman ang nag-iisang anak. Ako ang panganay. Ako ang homeless. Mm-hmm. Kaya siguro napapagod na nga siya. Mm-hmm. Oo. Pero yung ang dami niya pinakikisamahan. Mm-hmm. Inisa-isa nga niya yung mga kapatid niya. Okay. Lahat po sila, mahal ko.
at wala po akong kinulang sa pakikisama. Lahat sila talaga, mahal na mahal ko sila. Pero pagkatapos ko naman pong gawin yung dapat kong gawin at tinupad ko naman po yung sa mami niya, yung inalagaan niya, yung karera niya. Nagtapos siya ng pag-aaral. Talagang nagpakabuti naman siya bilang anak at kapatid, di ba? So parang sa kanya, naibigay niya ang lahat-lahat. So this time, unahin naman niya yung kanyang sarili, di ba? At saka alam mo na yun, nakita ko doon sa kwentong yun, yung sinabi niya, yung sa bulong-bulong, parang napansin ko, parang yun, nagsisimula doon sa... Parang may inggitan na ito. Siguro po may bumubulong sa kanya. Oo. At ako naman, ang paninindigan daw niya, may bumulong man sa akin at may bumulong sa kanya, magnanay pa rin kami. Yun. Diba? Mami ko pa rin siya na dapat hindi maging dahilan yun para magkahiwalay sila. Kaya nga, ang tanong niya, ano bang gusto nyo? Mag-away kami ng mami ko? Diba? Ganun ang sabi niya. Iyo, dun ko diba? Nakuha yung kwento na Oo. Mukhang iba yung mga parating. Mm-hmm. Parating sa kanya, parating kay Sharon, para... Kaya, ay, ano ba to? Kaya sabi niya, di ba, I'm not perfect, pero ginagawa ko naman lahat para lang, alam mo yun? Pero at least, alam mo na baka bait talaga ni Casey. Hindi, tsaka tayo naman, nasubaybayan natin ang paglaki ni Casey at nakita natin, kailan nga lang pinuri pa natin. Napakaganda ng pagpapalaki sa kanya ni Sharon. Yes! Di ba? At yung isa pa, no, Romel, yun talagang nagmarka sa akin. Hindi bale, one day, malalaman din ng mami ko na kung gaano ko siya kamahal. Mm-hmm. At walang ibang makapagmamahal sa kanya sa tulad ng pagmamahal na binibigay ko sa kanya. No? Walang ibang makapagmamahal sa kanya tulad ng na ibinibigay ko. Correct. Mapapaisip ka na parang ang dami niyang ginagawa para ma-please ang lahat. Oo. Nakakapagod yun. Oo. Nakakapagod yun yung gusto mong lahat ay pasayain. Parang asikasiin mo lahat. Yung parang gusto mong mabilong, ginagawa mo lahat, pero parang hindi pa sapat yung ginagawa mo kasi nga dahil alam mo na pamilya silang buo. Ako parang salingkit lang ko lang. Salingkit. Pero alam mo, sa isa sa mga panayam ko kay Sharon, sinabi rin niya na itong batang ito, si Casey daw, si Casey daw, ginawa naman niya ang lahat. In fairness, napakalaki naman talaga ng sakripisyo ng isang Sharon Cuneta kay Casey. Mm-hmm. Dahil mga panahon na hindi naman nagsusustento si Gabby, mag-isa lang siya nagtatrabaho ng singkad araw-gabi para sa kinabukasan ng kanilang kaisa-isang anak. Totoo. Pero hindi ko alam kung bakit kung minsan hindi sila nagkakasundo. Okay, nandun na tayo sa unfollow issue. Eh biglang umalis si Kaki, nagpunta ng Amerika. Nag-post po ngayon si Sharon Cuneta ng mga makahulugan na salita na ayon po sa ating mga kababayan, ng ating mga netizens. Huwag na i-bashers, ha? Huwag na sila. Yung mga netizens, ito daw po ay isang uri ng pagganti ni Sharon kay Casey ng direkta na hindi niya magawa. Oo. Ay, grabe yung mga papuring binitawan niya para kay Kaki. Na hindi niya lang inisip na meron pang anak na iba, na lalong-lalo na yung nakiwalay sa kanya, na si Casey na pwedeng masaktan. Pwedeng masaktan. Ano-ano yung sinabi niya? Nung umalis ka, kasi ingin natin sa airport ni Senator Fico, ano? Nung daw pumasok siya sa kwarto ni Kaki, inamoy-amoy daw niya yung bedsheet. Niyakap daw niya yung unan. At ngayon pa lang, miss na kita, sabi niya. I can't live without you. Oo, I can't live without you. Ikaw na anak ko na naging napakabuti, sweet, mabait, na hindi ako binigyan ng sakit ng ulo kahit kailan. Sabi niyang ganon, ay talaga daw hindi niya matiis na umalis itong si Kaki. Alam mo, sa isang meeting ng PTA nung araw, ano, pag umaattend ang mga magulang, sinasabi ng mga teacher sa mga magulang na tulad kami, sasabihin, kung pupurihin niyo po ang inyong anak, isang anak, huwag niyong iparirinig sa iba. Kunwari, apat ang anak mo o tatlo, dapat purihin mo to nang hindi nadidinig nung dalawa o tatlo. Dapat magsabihan kayo ng papuri nang hindi nadidinig ng ibang mga kapatid. Kasi doon magsisimula yung pangingimbulo. In short, inggitan. Correct. Diba? Kumbaga, ikaw ang magtatayo ng pader sa pagitan ng mga anak mo. O bakit naman si mami o si daddy, puro na lang si ganito ang pinupuri. Samantalang kami, gumagawa din naman kami ng maayos at maganda na pwede nilang ika-proud, pero hindi nila kami pinupuri. Tama. Kaya yung ginawa na yun ni Sharon kay Kaki, indirectly, sa pool ng mga kababayan natin, yung mismong
dahilan kung ba't niya ginawa yun. Correct. Yun na nga yung sinasabi pa ng mga tao na, di ba? Grabe ang papuri at nakapost pa. Paano malang bang i-direct message na lang para kay Kaki o silang dalawa lang nakakalam? Para hindi buong publiko na, hoy, etong tong anak kong tong si Kaki, mga kababayan. Mabait ito. Mabait ba? Ito, hindi ako binigyan ng sakit ng ulo nito kahit kailan. So, ang sweet-sweet nito. Diba? Alam mo, yun ang pinakamahirap talaga sa pamilya, yung comparison eh. Oo. Oh, oh, oh. Kasi di ba, ay kahit nga, tinted palagay natin si Casey sa ibang tatay siya. Ay laro na sa pamilya, di ba? Mayroon na kumisan yung panganay, naiinggit sa pangalawa, naiinggit sa bunso. Kaya nga. Oo, so, kaya nga ang mahirap. Siguro doon na-trigger talaga si Casey. Hindi kasi alam ni Casey kung saan siya lulugar. Oo. No, panganay siya, nag-iisang anak. Pero tama yung sinabi niya, siya yung homeless. Oo. Totoo yun. At saka na, di ba, sa pansin natin, si Casey ang may gustong patunayan sa sarili niya at saka sa mga magulang niya na ito yung walang magulang, walang pamilya, pero ginagawa ko ang lahat para makilala niyo ako na kaya kong mabuhay mag-isa. Yun yung kay Casey, di ba? At saka yung sinabi niya na, nagawa ko na ang lahat. Di ba? Mahal ko silang lahat. Ang mami ko, kahit ano mangyari, mahal na mahal ko ang best mami ko. Best friend ko siya. Best friend ko siya. Mm-hmm. Mula nung maliit ako, kami na ang magkasama. Mm-hmm. Kumbaga, yun niya sabihin, kami dapat dalawa ang magkakilala ng todo-todo sa ugali ng bawat isa. Mm-hmm. Dapat kami yung magkasundo. Yes. Na ano man ang mangyari, naiintindihan niya ako. Mm-hmm. Parang ganon. Yun po kasing post ni Sharon. Ako ah, ito opinion ko to. Magulang din ako. Didiretsuhin ko. Sabi mo nga, i-direct message ko na lang si Kaki para hindi mabasa ng publiko, lalo na ng mga anak ko. Mm. Ganon yun. Pupwedeng sabihin mo lang din sa kanya. Mag-usap tayo sa telepono. I love you so much, Kaki. You're really my ganyan, ganito. Ganon. Hindi yung ipinost niya, nabasa siyempre ni Casey, nabasa ng mga kababayan natin. Ano maiisip natin? Bakit ngayon mo ipinost itong mensaheng ito? Kung kailan in-unfollow ni Casey ang mag-ama mo. Mm-hmm. Di ba? At inaantay pa mismo kung anong reaction ni Sharon doon sa unfollow, di ba? Tapos eto yung mababasa natin. Tahimik siya, di ba? Tapos eto yung mababasa natin. Ay, siyempre mag-1 plus 1 Meron. Oo, meron. Ikaw, anong ano mo doon? Point mo doon? Hindi siguro sa ganyan siguro na ano, dapat si Sharon ang mag-ano doon eh. Mag-aayos at mag-adjust doon kay Casey. Na, di ba, na, tama yung sabi niya na huwag dapat iparinig, dapat i-direct message niya, tawagan niya. Kasi mahirap yung pagkain, ano mo eh. Malalaman kasi ni Casey na ano, parang ibig sabihin, ano ba, baliwala na ba ako sa kanila? Ginawa ko na ang lahat. Oo, tsaka ako man si Casey, kahit hindi ko sabihin sa publiko, sa sarili ko, alam ko na, pahaging ito sa akin. Oo. Patama ito sa akin. Kung lalo na magkakadugo kayo, di ba? Alam na alam mo yun. Yung kilos ng bawat isa, di ba? Yun eh. Okay, merong isang post na nabasa ko. May komento, Casey, isa lang ang nanay. Mm-hmm. Kapag nawala ang mami mo, at saka mo maiintindihan at marirealize kung ano ang importansya ng magulang. Mm-hmm. Yun ang sabi. Yun ang mga isa nagsabi, ilan ang anak mo? Dapat alam mo ang bilang. Hindi isa lang, hindi dalawa, marami kang anak. Dapat hindi mo pinupuri ng ganyan ka-public. Mm-hmm. Diba? Sana diniretso mo na lang si Kaki na sobrang miss mo na siya and you cannot live without her. Parang ganon. So, bawat isa po ngayon, parang binuksan ni Sharon yung urna, kumbaga, sa eleksyon. Mm-hmm. Naging eleksyon po ito. Bakit? Dahil parang pinagkukumpara ngayon si Kaki at saka si Casey. Diba? Mm-hmm. Kaninong mas maraming boto? Sino yung kakulangan ng boto? Parang ganon po eh. Parang siya nagbukas nun. Sorry, pero sa mga nabasa ko, lamang na lamang si Casey talaga. Mm-hmm. Diba? Ang dami nakikisimpatya. Correct. At saka nakita naman natin si Casey paano magsalita. Basang-basa mo sa kanya. Oo po. Buhay na buhay. Oo, correct. At saka diba basang-basa mo yung lumalabas sa isip niya na sincero. Iniisip niya. Galing sa puso niya lumalabas sa ibinabalansin ng utak. At saka magalang pa rin siya. Sobra. At hanggang maaari, gusto niyang magbitiw ng katotohanan sa isang paraan na hindi siya makapananapak. Andun pa rin yung respeto na ginawa niya. At hindi po madalas magsalita si Casey. Hindi rin po siya madalas mag-post mga cryptic messages na po pwede nating questionin kung para kanino. Wala siyang ganon. Kaya ito pong issue na ito, palagay ko maiiwanan ang issue dito ni Kaki at ni dating Senador Kiko eh. Maiiwan doon sa mag-ina.
na kamag-ina. Kasi matagal na ito na eh. Super matagal na ito, naririnig natin na great bate. True na. Ano eh, nakakalungkot kasi sila yung tunay buong-buo, di ba? Oo. Tapos biglang eto na, in-unfollow lang, biglang meron ng post na nakapananakit. Maaaring mali po kami. Hindi naman po kami ang puso ni Sharon. Mm. Pwedeng kami po ay nagsasalita rin ng hindi naman yun ang talaga niyang gustong tumbukin. Pero may pandamdam po tayo. Why only now? Mm. Bakit sa issue ng unfollow, ng pag-unfollow ni Casey sa kanyang mag-ama at sa kanya ipinasok yung sobra-sobrang papuri kay Kaki na pwede na niya ipagpagawa ng monumento bilang anak. Mm. Diba? Ito na yung halimbawa, kunyari ako si Sharon, ha? Ito lang po kunyari ako si Sharon. Kunyari nagkamali si Casey. Paulit-ulit kunyari, nagkamali ng pagkamali paulit-ulit. Hindi ko susukuan. At saka sinabi ni Casey, naalala mo sa interview natin, at kung may mga maliman po akong nagawa, mabibilang ko sa isang kamay lang. Oo. Ang ibig sabihin, konting-konti lang. Okay. Hindi yung kamay at paa. Mm-hmm. Mabibilang ko sa isang kamay lang. So kumbaga, nagkulang man siya, sumobra man siya, napakadaling bigyan ng pagkakataon para makabawi. Correct. At diba? Saka, di ba nga sabi nga, huwag mong sukuan hanggat hindi mo nakukuha yung bunga. Totoo yan. Kasi saka, ina ka. At saka alam mo, maswerte nga si Sharon with kay Casey. Kasi may ibang mga anak na ganyan, naging bastarda eh. Mm-hmm. O di ba, parang... Huwag naman bastarda. Naligaw ng landas. Oo, pero sabihin na, ako total hindi naman, yung pamilya niyo buo, tapos ako baliwala ako dito sa inyo. Pwes, na lang ako. Uh-oh. Pupunta na lang ako kung saan ang gusto. Kung saan ako gusto. Parang ka, pero hindi, disiplina. Nako, madisiplina yung bata. Walang kaere-ere. Mm-hmm. Ito po yung nasasabi namin dahil ito po yung nakikita namin at nasaksihan namin mula nung maliit pa si Casey Concepcion. Ngayon, kung may ibang pananaw po talaga si Sharon sa kanyang anak, siya na po ang bahalang umayos kung ano man ang problema nila. Total naman, ang ganda pa naman sana nung Pasko. Magkakasama sila, nagpalitan sila ng mga regalo, ang saya-saya. Nagsimula ito nito lang no nag-birthday ang dating senador na hindi nagpunta si Casey, ano? Oo. Wala siya. Wala ring greetings. Wala. So meron na talaga ito. Mm-hmm. Nilamat na yun. Meron talaga sila na hindi natin alam kung ano sa. Saka yung pagkasabi ni Casey ng siguro naman po hindi masama na paminsan-minsan, bigyan naman natin ang ating sarili ng peace of mind. Mm. Yung asikasuhin naman natin ang ating mental health. Total, nagawa na natin ang lahat. Maganda lang po ang pagka-deliver niya. Mm-hmm. Ang respeto, ang ganda. Pero kapag ka talagang inukilkil natin kung ano ibig sabihin nun, may bit-bit yung bata. At saka sa pagkikwento niya, wala siyang pinalabas na masamang tao kundi yung sitwasyon. Di ba na yung sitwasyon lang. Mm. Walang taong sinisisi. Sabi pa nga niya, at wala pong may kasalanan ito. Di ba? Di ba? Ang galing-galing niya eh. Marespeto siya talaga. Talagang nandun yung respeto niya sa kanyang mga kapatid, sa kanyang ina, sa lahat ng taong involved dito sa isyong ito. Ano pa ba hanapin natin kay Casey? Kaya lang, si Sharon Cuneta pa rin po bilang ina, ang talagang kapag kukwento rin sa atin kung ano ba ang kwento sa likod nito. Mm-hmm. Diba? Sana talaga mag-usap talaga sila. Mm-hmm. Yun ang kulang. Mm-hmm. Komunikasyon. Yun pa naman ang pinakamahalaga. Diba? No. Tapos nalulungkot naman ako eh. Malapit pa naman yung concert nilang dalawa. Oo. Diba? Sabi ni Casey, sana nga may participation ako. Diba? Isipin ko yung wish niya. Nagpasimple. Kasi ito na raw yung simula. Kaya siya kinikilig. Ito yung wish niya. Sana ang kanyang mga magulang ay magkaroon ng komunikasyon. Mm-hmm. At lagi nang nag-uusap ng maayos. Sana talaga. Diba? Pinakamaganda. Pero alam mo, si Gabby, may malalim na alam dito. Iba't meron nga akong source na nagsabi sa akin na alam ni Gabby ang issue ng unfollow na yan. Pero knowing Gabby, hindi siya magsasalita ng anuman. Oo, at hindi siya makikisali dyan sa away nila. Hindi makikisali. Kahit kailan si Gabby talaga tahimik sa mga ganyan. At may sinabi si Casey sa ating panayam. Mm-hmm. Pareho po kami ng papa ko. Ay. Chill lang kami. Basta meron kami peace of mind. Happy kami. Mm-hmm. Sabi niya. No more dramas, ikaw. Oo. Saka kapag ka daw tumatandaan tao, tama na po ang mga drama. Diba? Totoo naman. Magdadrama-drama ka pa, ganyan na edad mo. Diba? Kaya kung minsan, napakaganda po talaga na basta't alagang-alaga po natin ang ating mental health, meron tayong peace of mind. Mm.
wala na tayong hangarin pa. True. Diba? Sa ganito kasalimuot na sitwasyon ng pamilya, may naiisip ka bang pyesa para sa kanila? May naiisip ka bang kantahin? Ay, siyempre kakantahan ko na lang sila para na maging masaya sila. Ano yan? Kantahan ko sila na smile to your heart. Ano smile to your heart? Ano yan? Walang kantang smile to your heart. Merong smile though your heart is aching. Anong ending? Sabi niya, smile though your heart is ending. Alam mo, lalong magdaramdam si Sharon kay Casey pagka ganyan ka. Kamain mo naman. Kaya nga sabi ni Wating Wating, the song murderer. Song gandun ba? Wala ka bang ibang kanta na para sa kanila? Dapat isang kanta na maglalapit sa kanila sa isa't isa. Para magsama-sama sila. Oh, yes! Mm-hmm. Oh, sige. Di ka. Kakanta siya, magka-isa. Magka-isa. Pa-na-na. Ng pagkakaisa. Ano ba ba kasi, di ba? Mataas yan eh. Oy, alam ba kung sino nag-compose niya? Sino yun? Dating Senate President Tito Soto. Oh. Ay, siya pala yun. Yes. Mataas, taas mo. Alam mo kung kinanta niya yan sa EDSA, palagay ko, nagkaroon ng bombahan. No? Nagkabombahan nun, ano? Ayan, nakakaloka. Teka, lumipat na nga tayo. O, pagkatapos pong manahimik, nindong dating mag-asawa na nagkahiwalay, pagkatapos po ng kanilang mga patutsada na umabot pa po sa publiko, eto na, nag-uusap na po ulit ngayon sina Moira at Jason Marvin Hernandez. Yun lamang po. May kalungkutan po ang dahilan ng pag-uusap. Pagpapawalang visa na po ng kanilang kasal. Ay! Diba? Pero, Nay, kung titignan natin, okay na rin yun. Mm-hmm. Nag-uusap na sila. Para may iwasan na rin yung mga kwento ng bawat grupo, kampo na, kaysa ganito, kaysa. At yung sila, eto na, pag-uusapan na natin, maghihiwalay na tayo. Kaya lang, may problema dyan. Mm-hmm. Kung sino ang lalabas na, diba, ganon? May ganon yan. Pero, huwag na natin unahan ng korte. Pero, dahil pareho naman sila eh. Okay. Ikaw, ano komento mo? Hindi, kasi ang napakahirap yun. Para yung alam na ng publiko ang kanilang, kasi inilantad na nila sa publiko . Alam mo, ngayong mga oras na to, siguradong habang nag-iisip sila, siguro pinagsisisihan nila yung nakaraan. Mm-hmm. Hindi po yung kasalan ay magpapakasal, kundi yung mga panahon na nagbatuhan po sila ng putik sa publiko. Iyon ang pinakamahal. Sana hindi na lang nila ginawa. Iniisip siguro nila ngayon. Mm-hmm. No? Wala na nakagawa na ng mga kwento yung mga tao dahil sa mga patutsadahan nila. Election din yun. O, diba? Kaninong kampi kay Moira? May kampi ba kay Jason? At kung sino-sino pong tao ang nadamay na wala namang palang kinalaman sa kwento. Kaya siguro pagdating siguro sa announcement niya, para wala na silang patunayan. Kasi nasa publiko na lahat eh. Nakapost na eh. So, pag nasa abuga, please watch this na lang. Oo, ganoon na lang. Your Honor, it was like this. Please watch. Ilabas yung Kunwari naman ikaw si Jason. What about you, Mr. Hernandez? What can you say about this issue? Your Honor, I would like to say to you that not all that I can say, but yes, you just watch this video. So, meron na lang ang pinaka-ebidensya, o baka iabot na yung telepono. Ay, di ba sa mga sa mga investigasyon nga ng mga senador, di ba may sabihin, ayan yung video, iano natin yung video. I-play natin, lalo yung mga nagsisinungaling. I-play natin. Di ba tama yung sinabi mo, nagsisinungaling yun. Play nga yung video, di ba? Ganun yun. Di ba? Dami-dami kayang mga pangyayari ngayon na, Hindi ko siya tinutukan ng baril. Binatukan mo pa nga . Super deny. Super deny. Please watch this. Mapapabilis na. Pero dito naman kina Moira at Jason Marvin Hernandez, pinakamaganda na to.
kung talagang tatapatin nila ang isa't isa na hindi na sila nagmamahalan, bakit pa natin ipoprolong ang agony? Correct. At saan mapapadali? Yan, kasi pareho silang active. Mm-hmm. Pareho silang nagpa-participate. Diba? Mm-hmm. Kasi usually, kasi pag isa lang nagpa-participate, yung isa hindi, matatagalan. Eh, ito, sabay na sila. Pero, nag-uusap sila. Pero siguro pinag-uusapan na nila. Natawa nga ako doon sa post nung isang ano yung komento. Nako, baka daw mamaya pag tinanong ng judge itong si Moira kung ano nangyari. Antukin daw yung judge daw. Dahil ang bagal-bagal daw magsalita ni Moira. Sasabihin daw nung judge, just give us a song. Alright. Ang kakal si Moira, pasensya na. Ano ba yung kanta niya gusto mo? Actually, magaganda ang kanta ni Moira. In fairness, napakaganda. Lalo yung ano, yung tagpuan. Tagpuan yun eh, no? Tagpuan, no? Alam mo ba yung tagpuan? Pero kaso mabagal eh. Meron nga eh, yung sila ni Daniel, lima bagay. Yung sasayaw, isa ko, yung huling sayaw. Ano yung gusto mong kanta ni Moira? Ayun yun. Tapos, ay, ikaw at ako. Ah, paano yun? Ano nga? Sa dami, hindi sa dami, pare-pareho kasi ng tono pati. Saka maganda. Maganda yung mga songs naman. Niya. Baka kumanta na lang siya doon para madaling matapos. Oo nga. At ayan. Anong title nito? Sabi nila, balang araw darating ang iyong mabilis o tanging hinihiling. Gilang. At nang dumating ang aking panalangin ay hindi dan-dan subayaan at ay ka. Nay, tapos na tayo. Anong araw na ba ngayon? Hindi kasi biruan yun eh. Mm-mm. Pag gusto mo na manood ng isang konsertong aantukin ka talaga. Relax. Magmoira ka. Relax na relax. Diba? Pero in fairness, pagka pinakinggan mo yung album niya, ang ganda na mga kanta. No? May puso. Kaya mga video nila, ang ganda-ganda. Ay, in fairness. Diba? Correct. Kaya, eto po kami, mula sa aming puso. Puso rin po ng mga kababayan natin. Pinakamagandang hakbang at disposition na rin po itong kanilang ginagawa ngayon. Kesa sa magbatuhan sila ng mga bagay-bagay na naganap sa kanilang pagkasama bilang mag-asawa, eto na yun. Di ba? Mas maganda na to. At makapag-move on na sila at makahanap ng kung sino ang nararapat para sa kanila. Yun ang pinakamaganda. Oh. Kakantahan mo pa ba sila? Eh, parehong singer. Oo. Tama na yung kanta sa kanilang yun. May alam ka bang kanta ni Moira? Ikaw magpapanggap ka eh. Oo ka lang na oo. Pero ang totoo, hindi mo na maalam na kanta ni Moira. Hindi kasi... Hindi ko na panapakinggan yung kanta niya kasi... Bakit? Hindi kasi ako mahilig sa jazz eh. Ay! Hindi ba jazz yun? Hindi jazz! Ano ka ba? Hindi niya pala alam ang type sa music. Oh. Tararan, magico man. Ayan ang jazz. Oo. Ganon. Paano mo nasabing jazz yung kanta ni Moira? Ano bang alam mo sa jazz? Paano ba yung jazz? Di ba... Ayun, just yung, I'm so excited. Ay, Jesus! Disco yan, di ba? Nakakaloka ka. Ang jazz yung mga tinutugtog ni RJ. Oo. Ang kanta ni City. RJ Jacinto. Ganon. Ni City. Oo. Ano yung kanta ni City? Kung ikay magiging akin, di na namunin. Ayun. Ganon ang jazz. Ganon. Ang alam mo, jazz eh. Ang alam mo siguro, jazz once. Jazz once. Sige, katayin mo nga yung jazz once. Jazz once. And the world will get you. Ayan talaga, just once. Forever. Just sing lang yan eh. Just once. Oh, di ba? Galing yan. Oh, pangkaan mo tong pangatlo. Yan ang parusa namin ni Romel sa'yo. Okay, go! Alam mo ito kasi nakikita naman natin yung... Di ba? Kahit gaano ka masiyahin ito si Vice Ganda at kahit gaano sa magbigay ng alil sa mga kanyang manunood, kung nakikita natin yung kanyang mukha eh, yung parang may lungkot na hindi niya ma-explain kung... May tanong ako sa sarili ko eh. Sa gitna ng mga nagaganap ngayon sa kanila ni Ayon, ano kaya ang itsura nila pag magkasama na walang mga kamera? Ikaw, sa palagkilalang kilala mo siya. Oo. Seryoso yan, dalaw. Ay?
pakiramdam ko seryoso. Kasi Bison kasi seryoso yan pag wala sa harapan ng camera. Seryoso yan. Siguro iniisip nila. So paano? Anong gagawin natin? Pag iwabas ang hatol kung anong di pabor sa atin. Ganun. Siguro, siyempre ganun yan. At iisipin mo kung gano'n sila kalungkot kasi dalawa lang sila. Pero, ito naman ang akin, cargo de consensya niya, ang buong team ng showtime kung sakali na kanselasyon ang magiging verdict. Kaya malungkot talaga siya. Dahil wala naman pong taong may gustong mawala ng trabaho ang kanyang kapwa. Wala pong ganun. At I'm sure, si Vice ganyan din ang nararamdaman. Kung siya po ay matagumpay na nakapagtatrabaho, gusto rin niya siyempre yung kanyang mga kasamahan tuloy ang pag-work. Totoo. Diba? Pero kung ano man, dapat hirap kasi mag-ano. Oo nga. Hanggang ngayon kasi lahat tayo nakatiwangwang, naghihintay, hindi natin alam kung ano ang verdict talaga. Ang dami nagtatanong sa akin, kaliwat kanan, ano sasagot ko? Hindi naman tayo ang MTRC. Correct. Lahat tayo nag-aantay, pati yung member ng Showtime, pati si Vice Ganda, kasi ayan, inaantay nila kung ano yung ibababa ng MTRC. Yun ang nakaka-stress, yung pag-aantay mo na hindi mo alam kung ano yung verdict. Ako, nakakatakot maghintay ng something na hindi mo alam. Matatalo ka ng pag-iisip, ng mga kanigahan, yung negatibo. Dapat hindi pangunahan, malay mo, kung hindi pala. Di ba? Mas maganda naman pala. Oo, pero na-stress ka na. Kung ano iniisip mo. Kaya siguro ito si Vice Ganda, dinadaan niya na lang sa pagpapasaya ng mga tao para na, di ba, ipinapakita niya sa tao na parang wala akong problema, ito ako. Unbothered. Ako sa inyo. Kumbaga, huwad yung tapang niya. Huwad lang yon. Kasi sa kaloob-looban po ng kanyang puso, iniintindi po niya ang programa, ang kanyang mga kasamahan, ang magiging kinabukasan nila. Kasi kahit po isang buwan, dalawang buwan lamang yung panahon na hindi sila makikita on air, malaking bagay po yun, mamarkahan ng publiko yun. Buti sa na ang lahat ay naganap dahil sa kanya ni Ayon. Siya pa naman yung posting ng Ethiopian na yun. Kahit noon naman siya pa rin. Diba? Kaya, what can you tell Vice right now? To Vice Ganda, you just anong keep calm? Wala yun na. Just stay whatever you want. You just say whatever you want. Inaano niya yung puso niya eh, no? Kinakalma niya lang para na kung ano man yung mangyari na ibaba ng MTRCB, ito ako, di ba? Mahirap yun. Oo, mahirap yung ganyan na nakita ko yan kay Willie dati. Kay Willie Revillame, pag nagkakaroon ng problema yung programa niya. Nakikita ko yan kay Willie na hindi siya mapakalit, hindi mo siya makakausap, sarili lang niya kinakausap niya. Nakita ko lahat yung ganyang senaryo. Mahirap talaga. Kaya hindi ganun kadali yung may hinihintay kang ipapataw na verdict sa iyo, pinakamahirap yun. Oo. Kasi hindi mo alam talaga, di ba? Oo. At saka, pausog ng pausog, di ba? Dahil sabi lang, lalabas mo isang linggo. Tapos hanggang ngayon, nandito tayo. Talaga naghihintay tayo. Ang lahat ko ay nakaabang, pero wala pa rin. Which means, binubusisi talaga lahat ng aspeto at anggulo nung kanilang kawalan ng disiplina bago maglabas ng verdict. Oo, para walang butas, ika nga. At saka ang naisip nito nila, di ba, simple magbiber na next month. Of September, October, malapit na ang Pasko. Di ba, paano yung magiging Pasko nila pag biglang bumaba ang matodoble lalo ang lungkot nila? Kaya nga, yung namumblema ito sa Vice Ganda. Sa mga, siyempre inaasahan yung mga kasamahan yan eh, lalo na yung mga sa production. Siyempre pagdating ng Pasko, di ba, alam mo naman, siyempre magbibigay. Paano kung biglang ibaba ng MTRCB yung ano, di kawawa sila. Totoo. Isa sila ngayon magpupunta eh, kung isang buwan yung ibinigay sa kanila na cancellation o parusa. Pero sino ba dapat sisihin dito, MTRCB ba? Ay hindi, si Vice Ganda talaga ang ano. Ay, kasi ang tapang diretso. MTRCB? Hindi, kasi siya may kasalanan eh. Ang MTRCB kasi naging ano lang, nireview lang yung kung ano yung mga reklamo na dumating sa kanila eh. Kaya siyempre hindi naman kasi iniisip si Vice talaga ang magiging dahilan kung bakit magiging malungkot
ang Pasko ng mga taga-Showtime. Ay, oo naman siya talaga. Kasi siya naman ang may kasalanan eh. Kung hindi niya ginawa yung icing issue na yun, di wala din. Walang issue. Hello? Ay, si Vice tumatawag. Merry Christmas, Wendell. Ay, alam mo si Vice mabait naman. matulungin yan eh. Merry Christmas, Wendell. Sobra ka na sa mga sinasabi mo. Inuunahan mo ang mga tao na dapat magbitiw ng verdict. Ba't inuunahan mo? Alam mo, si Vice napaka-ano naman to eh. Yung galante to eh. Napaka-galante pa. Bawi! No? Bumawi. Basta mag-abang na lang po tayo, mga kachika. Darating at darating din po itong ating inaasahan at ayaw malaman ng mga taong kinakabahan na tetensyon po sa mga panahong ito. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Ayan. Alam niyo po, si Tito Manny Garcia na nag-birthday kamakailan lang at si Tita Norisky ay nagpunta po sa mismong site o set po ng pelikulang napakaganda at tinulit-ulit natin panoorin. Ito po, syempre pa yung Crash Landing on You. Ayan. Alam mo, sila nagkaroon talaga ng pagkakataon na magpunta sa Eiseltwald. Ay? Dalawang oras ang biyahe mula sa kanilang tinitirahan sa Zurich, Switzerland. Nakilala po nila doon ang dalawa nating kababayan na tumututok po sa SNN. Sina Jasmine Byberger at si Juliana Pascua. Sila po ay mga Pilipinong matagal na roon naninirahan, nakapangasawa ng mga Swiso. Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat kayo dyan. At syempre, hello pa rin kina Iram Lia, Wating Wating, Miss Nags at Juris Dr. Channel, ang apat na taga-suporta natin eh, walang kasawa-sawa talaga na nandito palagi sa SNN. Chut Amor Jordan and Sister Jean and Denmark, hello. Amethyst Villa Jean, Dims Ignacio and Singapore. Of course, hindi mawawala. Rene and Roma De Leon. And Catherine Beautiful Amos. Ang reyna po ng Sydney, Australia. And of course, and the most generous woman of all time, Dunya Lily Chua. Ito kasama pa ba ito? Oo. Alam mo, baguhin mo raw yan, sabi ni Tita Lili. Kasi daw halos lahat ng nakikita niya ngayon sinasabi, sana all. Kaya yung ganyan ka ng ganyan. Tapos may lumilipad ng mga salapi. Ayaw na raw niya yun. Lahat sinasabi, paano naman kami? Bekenemen. Ayaw naman. Sana all na all. O, paano kaya ang babaguhin mo? The most generous woman of all time. Oh. Dunya Lily Chua. Ganun na lang. Ay, ayaw naman ayaw bigay. Ayaw naman. Okay. Sino magbabato? Sino alam mo, ito yung ating... Ano, walang kapasipasita. Sino magbabato? Alam mo. Mano man lang na ako na. Alam mo, ito yung pag-uusapan natin ngayon. Ito siya ay isang magaling na actor. Male personality. Sigurado kang magaling itong actor na to? May award na ba yan? Parang mayroon na ito. Sigurado ka. Puso sa puso nag-uusap. Sigurado ka na magaling na actor to? Kasi, di ba, hindi siya makikilala ng gusto ko, hindi siya magaling eh. Di ba? Magaling siya sa ibang bagay. Ang daming nakilala na hindi naman magaling. Hindi, na magaling siya sa ibang bagay. Ano yun? Okay, go! Alam mo, ito yung acto na ito, masabi natin na, ano siya, may dati siya itong kinakasama. Pero nagkahiwalay sila. Hoy, hindi kinakasama yun ha, asawa yun ha. Kinasal pala sila. Hoy! Ano ka ba? Ang tagal-tagal pa nga niya nahingi ang kamay doon sa ama ng babae. Pero yung ama pala walang ano. Tahimik lang. Siya pala dati blind item eh. Oh. Alam mo kasi ito siya, yung actor na ito, masabi natin na magaling naman siya. Pero tapos, nung una kasi, ano, pero nung una bago sila ikinasali ko ng kanyang kinakasama, nagkaroon na ng problema. Kinakasama! Sa kami, mag-uusap kami ni Romel. Umumisan talaga. May dating asawa yun. May dating asawa ito. Pero nagkaroon na sila talaga ito ng problema. Kasi parang ayaw na ayaw ng pamilya ng babae nito sa lalaki nung una.
Hindi naman, di ba? Kasi di ba parang... Ang sabi lang, huwag mo lolokoy ng anak ko. Oo nga, pero gano'n na nga yung sagot. Alam mo kami ko kontra sa'yo. Kasi hindi mo alam ang ano, ang sequences. Puro tapos ito. Tapos kasi itong acto na ito, di ba nagkaroon sila ng... Nagkaroon siya ng siyang, tapos nagkaroon siya ng anak. Yeah. Diba? Dapat, itong acto na ito, may obligasyon dapat doon sa anak. Nung maghiwalay sila. Nung maghiwalay siya, dapat suportahan niya itong anak. Kasi nung una, kasi parang iniiwan lang sa kanyang anak pagka may pupuntahan yung babae. Diba? Nasabihin, o, dyan muna siya anak, ikaw muna. Yung pala, taga-alaga lang siya, pero hindi pala siya nagbibigay ng suporta. Parang babysitter. Co-parenting lang. Oo, parang babysitter lang pala siya. Ha? Oo, kasi inaalagaan niya lang, pero hindi naman siya nagbibigay ng ano. Siguro, siyempre, pag naiwan sa iyong anak, di siyempre, pakainin mo. Diba? At di saka, parang nagbibigay na rin siya pag ganon, di ba? Parang isa-shopping mo, parang mga ganyan. Pero anong nangyari pala, siya ay taga-alaga lang. At ang taga-suporta pala ay ang kanyang mga magulang. Ganon? Kabait naman ang mga magulang. So, bali mga magulang niya ang sumasagot ng obligasyon niya. Obligasyon niya. O, basta siya, ano, parang tayo naman na ang nagbibigay sa kanya ng idea. Di ba? Parang wala na siyang donasyon. Okay. Parang tagabantay lang siya. Pero siyempre, yung lahat ng mga katulad, mga pinansyal, mga pangailangan ng mga bata, galing sa magulang. O ngayon, ngayon na meron na siyang ibang karelasyon. Ay, siyempre, lalong hindi siya magbibigay. Dahil? Dahil siyempre, unahin niya muna yung karelasyon niya. At hindi pa natin malaman kung kasi hanggang ngayon, hindi pa ipinapakita yung kanilang anak. Ay. Mukhang nakapuntos siya doon. Mukhang doon hindi tayo po pwedeng sumusog. Kasi pag sumusog sana, baka sabihin niya ng pangalan. Tapos, so sana naman ang gagaling? Ay, di siyempre siguro. Ay, siguro kung ito sa bago niyang karelasyon, pero mabait naman ang magulang. At matulungin naman sa anak ang magulang. Di siyempre siguro yung mga suporta galing din sa magulang. Ay, kawawa na may mga parents. Okay. Siyempre, ang mangyari yan, ang anak lang siya ng anak, bahala na yung tatay at nanay ko. Sila na lang ang taga-suporta doon. Para naman yata hindi tama yung responsibilidad, pinaaako niya sa iba. Ay, siguro, siyempre, kasi magulang niya naman. Hindi naman siya aningin na magulang yan eh. Nasabihin na, hoy, ayusin mo naman yung ano mo. Siyempre, yung magulang, mabait naman kasi. Aba, hindi lahat na magulang eh, kasi buti nila. Oo. Meron ibang magulang. Ginawa-gawa mo yan, harapin mo ang responsibilidad mo. Dapat ganun. Ay, pero iba itong magulang na ito eh. Parang kinakampihan mo pa yung tamad na aktor. Hindi, kasi alam mo naman, ang magulang ang kumakampi nito. Oh. Kasi bakit sa mga anak nito ng aktor, bakit sila ang taga-suporta? Dapat pagsabihan nila yung anak nila. Eh, ba't sabi mo kanina, mababait naman itong mga magulang na ito. Kaya okay lang, nasusuporta nila. Alo, kanino ka ba talaga kampi? Hindi, kasi nga, kasalanan nga talaga ng magulang. Kinukonsinti kasi nila yung anak nila eh. Oh. Ay, anak ng anak yung anak nila. Tapos sila naman, suporta na suporta. Gano mo na yung pagsabi, hoy, bahala ka na dyan ha. Sige, ginawa mo yan, kaya... Harapin mo. Harapin mo, suportahan mo yan kung sinong dapat suportahan. Sige nga, sino ba kasi itong aktor na ito na umaasa lang sa pera ng mga magulang para sa kanyang mga anak? Ano ba to? Dadaanin natin to sa gulay, sa prutas, sa bansa, sa bulaklak, o ano? Siguro sa prutas na lang kasi mayroon silang kwan eh. Okay! Sige, first letter of his name. Ay, ito yung prutas na maraming buto. Okay, maraming prutas. Maraming prutas. Buto, maraming buto. Maraming yung buto. Kulay, ano yung kulay? Green. Kasi, green ko tapos. Kasi iniisip ko, brown eh. Chico. Diba? Green? Green. Yung... Ano? Alam ko! Ako pa ba? Oh, paborito ko yan eh. Ano, may farm ka nga pala. Paborito ko yan. Wala akong farm, pero paborito ko yan. Okay, second letter. Ay, ito naman yung siyempre, panahon ngayon to. Alam ko yan. Papupuntahin mo na naman kami sa Laguna. Panahon to. Ano ba? Oh, tapos yung kasunod. Ay, ito yung... Hindi ko alam kung nanggaling ito sa ibang bansa, yung prutas na ito mayroon sa atin dito eh. Basta ito para yung sasabihin natin na parang, alam niyo ba yung nilalagay sa kotse na... Parang jack? Oo, yun. Oo. A jackfruit! Jackfruit! Yung ka
kasunod, Romel? Ay, naku, ito ay, na. Ang kasunod dito, ito yung pag kinakain ito na isang direktor, nahihilo siya at natutulog siya. Ay, kilala ko direktor na yan. Lalo yung black. Blackberries. Ay, nagtaka ako doon. Biglang nahihilo. Oo, nandok. Dapat kasi ginagawang ano to eh. Oo. Yung gano'n na prutas eh. Correct. Ginagawang wine. Yes. Okay. And the last letter would be... Ay, ito yung prutas na... Parang masarap ito. Yung maliliit na siya. Ano yun? Yung maliliit na siya na... Saan matatagpo ang probinsya yan? Sa... Mayroon dito sa Baguio eh. Ano yan? Oo, di ba? Mayroon sa... para maliliit siya. Tapos may buhok! Oo. May buhok! Hindi! Wow, nakakasosyal. Ayaw ng rambutan. Raspberry. Oh, raspberry. Sosyal naman yun. Nakakaloka. Pinadarihin ng atak. Ayan. Naku, nag 1 plus 1 na agad ang mga SNNers niyan. Sasabihin lang, A. Susunod, 2. 2. Alam na nila, Tito Manny Garcia, sigurado yan. Alam niyo na kung sino siya. True. Okay, ano ba dapat gawin? Naku, mag-subscribe na po kayo at saka mag-like, mag-share at pakisama na rin po ang Rommel Chica Network kung marami pong salamat. Uy, pinaaliw mo, pinasasaya mo. Direct Beverly Verhel. Salamat. Mag-iingat ka dyan sa Toronto, Canada, anak. Mahal ka namin. At syempre, wala kayong dapat gawin kundi hit nyo lang yung bell, magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng ECNN. At syempre, please don't skip. And of course, syempre, ito yung aming tinatawag na short. Ito yung showbiz now na official. Ito yung TikTok. Paano yan? Ay, may gumagawin siya. At syempre, naku, ang saya-saya na naman po natin, mga kachika, mga ka-SNNer. Nabuo na naman po namin ang inyong araw dahil sabi nyo nga, kami ang inyong pampalimot ng lungkot at problema. Kayo naman po ang aming inspirasyon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ang inyong programa, ating programa. At ito po ang Showbiz Now!